Isang exclusive interview ang ginawa ng Mega Entertainment editor na si Jeffrey Sanjego kay John Lloyd Cruz. Doon ay ikinwento ni John Lloyd ang ilan sa mga highlights ng 4 na taon niyang pamamahinga at pag-iwan pansamantala sa mundo ng show business. Ayon kay G3, kahit siya ay tila nahirapan kung paano sisimulan ang interview kay John Lloyd dahil na rin sa alam ng lahat na napaka-private ni John Lloyd lalo na sa pagbabahagi ng kanyang buhay sa publiko. Pero gayunpaman, maraming mga tanong ang nasagot at marami ding ibinahagi si John Lloyd lalo na ngayon na isa na siyang tatay. Narito ang kanyang kwento. Hindi siya ganun kadali. Parang pangpelikula lang pala yung parang nalaman mo parang magiging tatay na ako. Para sa akin hindi. I mean, kung ano yung nangyari sa akin, hindi. To each its own. Baka naman sa iba, totoo yun and you can never tell kung yun ay totoo o hindi. Okay yan, yung nangyari sa'yo. Pero para sa akin, we wanted it eh. Alam naman na namin na it was going to happen. Halo-halo kasi siya eh. Ang dami nangyari at that time, like yung father ni Ellen passed away 2 weeks before pinanganak si Elias and she was going through motherhood, becoming a mother and our own personal issues. Diba parang lahat ang dami nangyari? And halos walang time actually to reflect on what's happening on a day-to-day basis. And I was going through my own, so ngayon lang talaga nung nakita mo na and humahaba na yung mga araw, diba parang andyan na siya? Totoong responsibility na. Oo, pupunta kayo ng doctor, so, siguro sa akin lang, it's a process na, kapag kasi masyado ka na nagre-reflect about the process, para siyang a life happens when you're so busy planning. Para siyang ganun. But, pag may mga random or mga unexpected na conversations and you actually ponder on being a father, yun lang naman talaga yung time na mapapaisip ka na, oo nga no. Kasi napaka ano niya eh, matrabaho siya so, parang practical siya. It's very physical as well, so nandun ka sa physicality of being a father, parang minsan lang naman yung mapapaisip ka and mapapareflect ka na, it feels nice ah. Inamin din ni John Lloyd na ayaw niyang makita ang kanyang sarili sa kanyang anak. Ayokong makita sarili ko. Wala. Bibig, mata. Meron siyang ginagawa sa bibig niya, sa mata nakakabahan ka eh kasi, pero magbabago pa naman yun. But he's very stubborn like me and like the mother. Masaya ding ibinahagi ni John Lloyd na mga simpleng bagay lamang ang nagpapasaya sa kanya tuwing kasama niya ang kanyang anak na si Elias. We like to get lazy, especially at night, yung winding down na end time for bed. I like those moments, yung talagang galing kami sa buong araw na very active kasi yung bata eh, and madalas struggle. He's about to turn 3. Very active siya so madalas hindi na siya nakakapag-nap in the afternoon. So pagka ganun, at you see him winding down at night, pipikit-pikit yung mata niya nilalabanan niya. Yun yung gustong-gusto ko na parang alam mo na napagod siya today so it's a good day. I'm not big on, I don't splurge on gifts or toys kasi eh. Gustong-gusto ko pagka meron siyang dinadampot na, meron siyang, he's playing with something na alam mo nang hindi naman laruan. So, I like that moment pag makikita mo siya, like nasa garden lang kami and he sees a stone and he pretends na it's something else like a cave or a fish. Parang pag nakikita ko yung mga ganung moments parang napaproud ako. And pinaka-proud ako hearing him say please and thank you. Yun lang naman yung parang munting pangarap ko nung pinanganak siya na sana matuto siya mag-please at thank you. Nice din ni John Lloyd na makita ni Elias ang kanyang gustong gawin sa paglaki nito. I don't know. I hope he finds something na he likes to do. And sana he can identify the things that he wants to do and enjoy it. Kasi wala eh, I don't know. I just want him to acknowledge that his life is a big blessing to me and in the process, sana makita niya rin how to be a blessing to others, parang wala pa ako mahihiling ngayon kasi sa totoo lang buhay niya yun, I want him to live his own life, I'm not gonna call the shots for him definitely. Umaasa naman ang maraming fans na magiging tuloy-tuloy na ang pagbabalik ni John Lloyd sa showbiz lalo na ngayon na hawak na siya ng talent management ni Maha Salvador.